So ayun na mga karisa, nakarating na tayo sa Paniki, Barrio, Barangay Apulid. So kay Armel Di Guzman. So ito yung pinasadya ni Sarana sa wakas na na-deliver na natin. So ang negosyo ni Sir, banana chips, mga karis. So hindi ko na siya pinatagal, tinuro ko na agad kay Sir kung paano gamitin. At may mga video naman ako, mga karis. So naglagay na ako ng used oil ng motor ang meron si Sir at ang marami used oil ng mantika, mga kares. So yung mantika ni Sir hindi niya na ginamit sa banana chips dahil may amoy, mga kares. So naka-stock lang kaya magagamit na ni Sir. So gumamit ako ng diesel, mga kares. Pagpapapoy. So gusto ni Sara gasolina, so sabi ko kay Sara i-try niya. So naglagay ako ng konting used oil para malagyan yung pinaka level, yung may pondo na paliko na yan, mga kares. Para pag nagpatak tayo diretso na yung tubo. So maganda mga karis, bago nyo sindihan yung kanyang blower, painitin yung mabuti yung kanyang chamber para hindi kayo mahirapan. So may kus kasi na mamamatay yung apoy pag nasobra mo sa blower. So once na mamatay, madali din sindihan, mga karis. Patay mo lang yung blower at kumuha ka ng posporol, laglagan mo siya ng may apoy. Ito, apoy na naman yan, mga karis. So, papel. Sindihan mo yung papel, laglag mo. So, apoy. So, hayaan mo muna siyang umapoy. So, pag mainit na, buksan mo na yung, buksan mo na ng bahagya yung kanyang blower. So ako minadali ko, mga kares, kasi tantyado ko naman yung hangin, mga kares, na pwedeng ibuga sa kanya. So natatantya ko, kaya hindi yan mamamatay, mga kares. Pero kung baguhan ka, hayaan mo munang uminit yung kanyang chamber. So, ginamit ako siya ng stick para itabi yung mga tissue. So, ayan. Maliwanag, mga karis, kaya hindi mo gaanong makikita yung apoy. So, sinusukatan ko na yung papasukan ng ating pasadyang kalandis oil. So, dyan nilagay. Yung dating nakalagay po dyan na gas stove, yung pinakamalaki. So, mahalang gasol. Kaya nahihirapan din si Sir sa halos isang linggo lang yung isang tanke niya. Pag talagang ginamit niya ng maghapon, mga kares. So, sabi ko kay Sir, itry niya itong Calandius oil. So, isa muna para masubukan niya. Kasi kung ako naman, hindi ko pa nasubukan yung maghapon na gamitin ito. Kaya isa muna yung itatry namin. O itatry ni Sir. Para pag effective to, tsaka na lang siya magpagawa ng isa.
So sabi ko kay Sarah, bumili siya ng used oil dun sa mga talyer. Yan, talyer. Marami. Makakabili siya ng 16 liters o 20 liters. Mga ganyan mga kalis. So, tinuturo ko na sa Kaiser yung hangin, kung kailangan lakasan, kailangan hinaan. Yan. Pag malakas yung patak, nagdagan yung hangin. So, hindi yan basta-basta mamamatay mga kalis kahit patay mo yung blower. Pag mainit na yung chamber natin, hindi na po basta-basta mamamatay yan. Kahit patay mo yung blower, tsaka masindihan ulit, pwede po. So, lalaki ng kawa ni Sir. Yan. So, dalawa. So, isa muna yung itetesting ni Sir. Para pag effective to, maghahanap pa tayo ng mas malaking chamber para kay Sir. So, 6 inches lang yung nagawa ko. So, pag nagpagawa ko si Sir, gagawa ko siya ng mas malaki pa. Mga 8 siguro yung gagawin natin para mas malaki pa kasi ang laki ng mga kawa ni Sir. So tinuruan ko naman si Sir na pag halimbawa maghapon gagamitin na minor lang sa kanyang blower. So, pag nagmamadali siya, pwede niyang, o kailangan niya ng pressure, malakas na apoy, lakasan niya yung blower, kahit hanggang number 5, pwede. So, sabi ko kay Sarah, mapag-aralan niya dapat kung paano gamitin ito. So pag umaapoy mga karsa, hindi siya basta-basta mamamatay pag mainom na yung ating chamber. So walang kakakabang mabubusan ito ng tubig mga karsa. Tingnan nyo naman, saktong-sakto sa kanyang lalagyan ni hangin. Hindi siya mahanginan kasi may cover, kaya napakaganda. Tinabas ko na yun sa gitna mga karis para makapasok yung ating pasadya. So may kulong ito kaya hindi mahihirapan si Sir. So ayan. Pag magpapapoy si Sir, hilain na lang. So sakto mga karis. Aking ginawa. So yung kawa ni Sarah may sariling stand mga kares. So napakaganda. So paglagay lang ni Sarah talagang uminit yung kawali. Tinanggal namin mga kares kasi may asukal. May latak ng asukal. Kaya umusok agad. Ito, may init naman talaga sa used oil mga kares. Sumakto. Susakto siya kasi di siya mahanginan. Ay, magagamit mo yung mga used oil mo. Mas mainit nga ito. Hindi mo makikita yung apoy niya ka. Mas mainit kahit patay mo ito. Yun lang yung apoy niya. Wala yung mantika talaga. May init yan. Tinatignan mo lang yun. Wala nang problema kahit makakulong yung kapag sa dyan. Yung mantik, magagamit tayo mantika mo. Yan, sarapan siguro. Pag bag, kada gagamitin ito, lilinisan mo. Huwag ka dyan. Kasi may mga latak na kinasalaw. Itin mo yan. Mga tissue yan.
yung pinamukha niyo yung dasing pabore? Parang ano? Takip naman yan? Ay, takip naman yung ulo yan. Ang mga ilip yan. Huwag ka naman yung ilip. Mataas yan pag-ili. Ayun. Dito. So, sinalangan ni sir ng pangkape. So, salamat sa kape. Salamat sa kape, sir, at sa pamerienda. So, ang bait ni sir, abis na tumawad sa presyo, dinagdagan pa niya. So, napaka bait ni sir. Maraming salamat, sir. So, hanggang dito muna, mga kares. Abangan nyo na lang po yung susunod kong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. At pindutin na lang yung bell para updated ka sa mga susunod kong video. So hanggang sa muli, mga kares. So God bless po sa lahat ng mga subscriber, viewers. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa kay Mami Del na hindi nagsasawang manood po sa aking mga video. Salamat.